Walang pananakit. Ito ang sagot ng PNP sa mga akusasyon ni Hannah Mae Oray, sekretarya ni Congressman Arnie Teves, na nakasulat sa isinampa nitong kaso sa Commission on Human Rights. Sa kanyang salaysay, kasabay ng kanyang pagharap sa media, nitong Lunes, March 20, 2023, binanggit nito na nakaranas siya ng psychological torture mula sa kamay ng mga operatiba ng PNP-CIDG. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, araw ng Martes, March 21, 2023, sinabi mismo ng tagapagsalita ng Philippine National Police na si Police Colonel Jean Fajardo, hindi anya kalakaran ng PNP ang manakit at mamilit sa isang tao para paaminin sa isang bagay. Una-una po ang PNP po ay it's never been a practice of the PNP na mamilit po ng mga tao para i-implicate po ang isang individual. May batayan rin ang PNP sa ginawa nitong pag-aresto dahil sa pinangahawakan nitong testimonya mula sa isang testigo kung saan tinutukoy si Hannah Mae na may malaking partisipasyon sa ilang kaso ng murder o mga pagpatay noong 2019 sa Negros Oriental. Isa rin si Oray sa itinuturong nagbibigay ng pera o sahod sa mga naturang killer. Yung pagkakasangkot po ni Ms. Hannah Mae doon po sa kaso, particularly po noong 2019, three cases of murder that transpired in 2019 arose from a statements and testimony ng isang witness po natin na sinasabi ang kanyang partisipasyon at involvement dito sa mga nasabing kaso ng murder. At siya mismo ang nagsabi na itong si Ms. Hannah Mae ay siya mismo ang nagbibigay ng pera sa kanila. So the PNP did not implicate her whatsoever. Yung pong witness na po yun ang nagsabi at he executed an affidavit narrating kung ano po yung involvement ni Ms. Hannah Mae. Pinasinungalingan pa ng PNP ang akusasyon laban sa mga tauhan ng PNP-CIDG at sinabing malaya namang nabibisita si Hannah Mae ng kanyang mga kaanak at abogado sa detention cell nito, kung kaya't imposible anila na may pang-aabusong naranasan si Oray. During his her detention po doon po sa PNP-CIDG, she was allowed to be visited po ng kanyang mga kapatid at mga lawyers at there was no moment po o instance na sinasabi po ng CADG na siya po ay sinaktan at pinilit po na i-implicate particularly po si Congressman Teves to any crimes. At kung meron man po silang allegation, karapatan po niyang magsampa ng kaso at sabi po ng CADG ay dalhin po niya ito sa proper forum at sasagutin po nila ito. Samantala, kasalukuyan pa rin nasa kustodiya ng PNP-CIDG ang asawa nitong si Leo matapos na napatunayang rehistrado ang pangalan nito sa isa sa mga baril na nakumpiska ng PNP-CIDG sa isang raid sa bahay ni Congressman Arnie Teves sa Bayawan, Negros Oriental. Yung kaso po laban po kay Hannah Mae po ay na-dismiss for lack of probable cause dahil yung mga baril at explosives po na nakumpiska po doon ay hindi naman po nakapangalan sa kanya. At yung pong mga baril na nakapangalan naman po sa kanyang asawa na nag-expire na po yung mga license ay yun po yung naging basihan kung bakit po nasampahan ng kaso ang kanyang asawa at kasalukuyan pa rin pong nasa custody ng PNP-CIDG yung kanyang asawa po. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMN 9 News.